Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. What's up mga detective, it's a Sunday kaya gumala kami ng family ko at kumain kami dito sa Mangan o Mangan, samahan nyo kami, tatakawin na naman namin kayo, let's go! As usual dito sa channel na to, ito yung menu nila, you can positive so you can check it out. Montage. Una namin tong appetizer na in-order namin na pusit ala pobre. And honestly, nagulat sa serving nito na maliit lang at hindi ganon karami for its price na 398 pesos. Considering the serving size versus the price, I'm expecting this to be really good. And syempre, sana home run ito. Pero ito naging reaction ko. Maalat na. Maalat. So that's my raw and honest reaction at maalat ito. The positive thing here naman ay saktong-sakto yung pagkakaluto ng pusit niya kaya malambot ito. Next naman itong lenggo with mushroom naman ang tinikman ko kasi isa sa mga paborito kong ulam ito. Pero nung sinerve na ito ay na-disappoint ako kasi ang konti na naman ang serving size nito knowing yung price niya ay 498. At for comparison ay ipapakita ko sa inyo yung kinain namin na lenggo mushroom sauce ng Casa Reyes. Worth 500 pesos. 2 pesos lang ang difference sila pero tingnan nyo yung serving niya. Siya nga pala, you can watch Casa Reyes food vlog. Link in the description para makita nyo yung buong review namin sa restaurant na ito. Back to the ballgame na tayo at titikman ko to na rekta na with garlic at rice. At mas intensya na ito. Kung goods ba o talo o worth it ba yung presyo nito na 498 pesos. Malambot pero hindi ganun kalasa. Kinain natin sa ano? Casa Reyes. Alam yung lengko doon. Tikman mo. Malambot pero wala nga ako sa lasa. So that's my raw and honest reaction dito. Hindi naman sa hindi siya masarap kasi malambot naman yung lengua. May hint naman ng beefy flavor yung sauce. Nakukulangan lang talaga ako sa lasa at syempre doon sa creaminess ng sauce. Kakaunti lang din ito. The price ay hindi tugma sa serving and quality. Next naman itong sisig ni Melly na ina-expect ko na magliligtas sa bad start namin dito since Kapampangan resto din ito. Ay for sure palaban ang pork sisig na ito. 318 nga pala ang price nito at dalawang ganito ang in-order namin kasi for sure kukulangin sa amin ng order. Ay, madarap mo sisig. Sisig Kapampangan kasi narap. Okay ako sa sisig. Hindi nga ako nagkamali na ito nga ang nagsalba sa bad start namin at masarap ito. Smoky, porky, oily at balanced na alat at hint ng asin from the calamansi makes this dish a winner and super combo finish ito. Okay sa oras. Right. Yung two sides naman na in-order namin ay pareho din panalo. Itong garlic rice ay ultimate savior din ng unang dalawang itong dish. Itong ensalada naman ay refreshing at combination siya ng asim, tamis, freshness ng gulay, alat ng bagoong. So wala na ako masabi pa. So that's it for this food trip. See you later. Kira kids. Babayu!